Okay, so mahigit isang taon na rin mula nung shinare ko sa inyo yung dating desk setup ko. At masasabi kong marami na rin nagbago sa mga ginagamit ko ngayon. May mga tumulong kasi sa ating stores at brands para makabuo ng mas magandang setup. At tingin ko ay deserve na nito ang isang buong video. Now, ang plano ko talaga ay magkaroon ng isang minimalist na desk setup. Sobrang na-inspire ako dun sa mga black and white theme setups na malinis talagang tignan. At dati gusto ko yung makulay talaga eh, tipong RGB is life. Pero habang tumatagal, eh gusto ko yung mas simple na lang. Pero syempre, eh hindi naman mawawala yung pagiging gamer ko. Paminsan-minsan, naglalaro pa rin ako. So yung setup na makikita nyo ngayon ay black and white na minimalist setup na may konting pagka-gamer ang itsura. At yung mga peripherals na gamit ko ay parehong maganda for gaming and video editing. So mapa-gamer ka man o content creator, eh malamang may magustuhan ka sa mga to. So wag na natin pagtagalin at ipapakita ko na sa inyo yung work from home setup ko bilang isang tech YouTuber. Okay, so syempre uumpisahan natin to sa mismong desk o table. Nag-send sa atin ng True Vision ng isang manual crank seat stand desk at sobrang thankful ako dito dahil sobrang ganda ng quality ng table na to. Best table na nasubukan ko so far. Yung table top natin ay makapal, mabigat, ramdam talaga na matibay at solid din yung finish. Kulay white pero hindi glossy at hindi reflective, so camera friendly din. Actually, dito ko sinushoot yung mga top-down shots sa mga tech reviews natin at sobrang sturdy rin talaga. Kung makikita nyo dito sa ilalim, eh makapal na bakal yung paa. Sobrang bigat din ang mga yan, kaya mas maganda kung may katulong ka kapag i-assemble mo na or pwede rin ipa-assemble mo na rin sa True Vision mismo para hindi ka na mahirapan. Pero ang pinaka-highlight talaga ng table na to ay yung height adjustment or yung seat stand feature. Now, pangarap ko talaga magkaroon ng standing desk para syempre makatayo-tayo tayo habang nagtatrabaho. At well, bilang isang content creator, eh talagang halos buong araw akong nasa tapat ng computer. So, malaki-laking tulong ka ako sa akin yon. At nung una akala ko eh hindi maganda kapag manual. Akala ko kasi eh mahirap i-adjust dahil syempre iikot-ikot ko pa. Pero hindi naman pala. Hindi naman mabigat kahit maraming nakapatong sa table. At wala pang 30 seconds, eh may i-adjust na rin natin to sa gusto nating height. Well, syempre mas maganda pa rin kapag motorized at meron ding ino-offer na gano'n ng True Vision. Pero para sa akin, eh wala namang issue kahit manual lang. Siguro ang nakikita ko lang na pinaka-disadvantage nito kumpara sa motorized, eh yung dalas na pag-a-adjust natin. Minsan kasi kapag sobrang busy na at naghahabol na ako ng mga deadlines, eh tinatamad na akong i-adjust dahil nga iikot-ikot ko pa. So siguro kung motorized eh mas gaganahan ako dahil pipindut-pindutin ko na lang. But still, for less than 15,000 pesos, eh para sa akin, panalong investment to. Sa ganda kasi ng quality, eh feeling ko magagamit ko to hanggang sa pagtanda ko. Pero syempre, ang isang magandang table ay dapat may kapartner na isang magandang upuan. At gamit ko ngayon itong Noble Chair Hero from Digital Walker. Gagawan ko rin to ng full review pero sasabihin ko na sa inyo ngayon na isang magandang gaming chair to. Malaki, maluwag, panalo yung build quality at materials na ginamit, may built-in lumbar support at sobrang dami ring adjustments. Yun nga lang, eh hindi ito yung sobrang lambot na upuan. Firm talaga yung foam dito at, well, para sa akin okay naman yun para suportado talaga yung likod ko kapag nakaupo ako. At isa pa, eh hindi ito basta-basta lulundo. Pero kung sakali naman na ayaw nyo ng ganito at gusto nyo eh yung malambot talaga yung uupuan nyo, eh hindi yan magiging problema dito sa Orthopedic Memory Foam Seat Cushion ng True Vision. Sobrang lambot kasi nito. Pwede nating ilagay kahit sa mga monoblock na upuan natin. At dahil sa shape, eh talagang ipupush ka nito para umupo ka ng maayos. So para sa mga naka-monoblock chair pa rin dyan at nag-iipon pa para sa isang mas magandang upuan, eh pwedeng ito muna yung kunin nyo para mas komportable tayo habang nagtatrabaho. Okay, so hindi ako matangkad. 6'5 lang ako. Ay, 5'6. 5'6 lang ako. At usually kapag sumasandal ako sa mataas na upuan tulad nito, eh hindi abot ng paa ko yung sahig. At ang solusyon dyan ay footrest. F-O-O-T-R-E-S-T. Footrest. At syempre, eh meron din ganyan ang True Vision. Actually, solid din yung build quality dahil bakal din yung ginamit nila na may rubber pa para hindi dumulas-dulas. So again, perfect na naman to para sa isang komportabling setup dahil iba pa rin talaga kapag may patungan ang paa. Okay, so isa-isahin na natin yung mga device na gamit ko. At unahin natin yung monitor. Now, ang gamit ko talaga nitong mga nakaraang buwan ay yung 34-inch curved ultra-wide monitor ng Xiaomi
At meron akong dedicated video para doon, mahigit isang taon na rin sa akin, at panalo pa rin. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa description. Pero ngayon kasi, pinahiram tayo ng Digital Walker nitong Ultimate 27-inch gaming monitor na EVE Spectrum. At well, ultimate monitor talaga to para sa akin. 27-inch IPS panel, 4K resolution, 144Hz refresh rate, 1ms response time, adaptive sync, up to 750 nits ang brightness, at panalong-panalo rin pagdating sa mga ports. So sobrang sharp, mabilis, accurate talaga ang kulay, at doble yung brightness kumpara sa mga pangkaraniwang monitors lang. So perfect to para sa lahat. Sa mga gaming PC natin, sa mga modern laptops, okay na okay din dahil isang USB Type-C cable na lang yung kailangan nating ikabit. Perfect din para sa mga latest gaming consoles like PS5 dahil meron tayong HDMI 2.1 na kaya ang 4K 120fps. At dahil nga sobrang accurate din ng colors, pwedeng-pwede rin natin itong gamitin sa mga professional works na nangangailangan ng mataas na color accuracy. Actually, hindi ko na nga kinalibrate dahil maganda na kaagad yung kulay out of the box. At dahil sobrang lupit ng monitor natin, syempre kailangan din ito ng malupitang monitor arm. At itong gamit ko ngayon ay ang Pro Gaming Monitor Arm ng True Vision. At well, kita naman natin na pang-gamer talaga ang datingan dahil sa red accent at sharp edges. Maganda yung quality overall, marami rin tayong adjustments na pwedeng gawin, at hanggang 32-inch monitor ang kaya nitong dalhin. Actually, kaya nga rin yung 34 inches na ultra-wide monitor ko, pero hindi ko sinasuggest na gawin nyo yon dahil ramdam talaga na nabibigatan yung arm doon, so stick na lang tayo sa suggested size na 17 to 32 inches. Again, 27 inches yung monitor ko ngayon, at wala naman ako naging problema dito. Kayang-kaya naman, at siya nga pala, kung mapapansin nyo, meron din tong USB hub, audio port at RGB lighting. So kung gaming setup ang trip mo, okay na okay sa ito. Pero since minimalist setup ang target natin, pinili kong wag na lang i-turn on yung RGB lighting. Yung keyboard naman na gamit ko ay ang Mountain Everest Max Mechanical Keyboard na sobrang cool dahil sobrang customizable nito. Kung makikita nyo, meron tayong detachable media dock na may display dial. So nilagay ko dyan yung HV logo. At gamit to, pwede tayong mag-adjust ng volume at brightness. Pwede natin gawing stopwatch, pang-monitor ng hardware at marami pang iba. Detachable din yung numpad, so ikaw ang bahala kung meron o wala. At pwede mo ring ilipat sa kaliwa na for sure ma-appreciate ng mga FPS gamers dyan. May mga customizable display keys din tayo dito tulad nung sa Elgato Stream Deck. So perfect to para sa mga streamers. At yes, meron din tong hot swappable sockets. So pwede nating palitan yung switches and keycaps depende sa gusto natin. Magnetic din yung riser fit, may wrist rest, at solid din yung overall build quality. Hindi ko nga lang maire-recommend na gumamit kayo ng custom cable. Medyo maselan kasi sa cable itong keyboard. At itong nabili ko, nagdi-disconnect ng isa hanggang dalawang beses sa isang araw. So mas mainam pa rin talaga kung stock cable na lang ang gagamitin natin. Yung mouse naman na gamit ko ngayon ay ang Razer Orochi V2. Compact mouse, sobrang gaan which is perfect kapag naglalaro ako ng mga FPS games. Komportable din yung shape para sa akin. At dahil sa Razer Hyperspeed Technology, sobrang responsive at wala kang po problemahin sa latency. Para kang na rin naka-wired gaming mouse. Solid build quality, matagal maubos yung battery, at very satisfying din yung scroll wheel at left and right clicks. So pinili ko to dahil komportable ako sa shape, so walang problema kahit matagal ako mag-edit ng videos. Wireless pero responsive, at syempre yung weight. Para kapag naisipan kong maglaro ng mga FPS games, swabing-swabe pa rin yung pag-control ko dito sa mouse. Yung deskpad ko naman ay ang Godspeed V2 Panda from Novel Keys. Maganda rin yung quality, madulas. Pero ang rason talaga kaya binili ko to, dahil lang talaga sa black and white na color combination. Okay, so yung speakers ang madalas nyong tinatanong sa comment section. Ito yung Audio Engine A2 Plus Wireless in White. At ito yung best desktop speakers na nasubukan ko. Compact pero solid at sobrang lakas din ng tunog. Talagang abot hanggang kapitbahay kapag nakasagad. At well, hindi naman ako audiophile pero very satisfied ako sa sound quality. Plus, sobrang ganda rin ng build quality. Premium talaga yung itsura, perfect yung color para sa setup ko, at may Bluetooth din, so pwede nating i-connect sa mga smartphones natin. Pero kapag nag-e-edit ako ng videos, wired headset ang gamit ko para mamonitor ko talaga ng maayos yung sound. At ang gamit ko para doon ay itong Cooler Master MH751.
good sound quality, stealthy looks, at ito rin yung pinaka-komportabling gaming headset na nasubukan ko. At malaking bagay para sa akin yon, lalo na sa matagalang pag-e-edit ng videos. Okay, so syempre hindi naman tayo laging trabaho lang. Kapag gabi, eh syempre nagre-relax din tayo at pinapanood ko sina Kong TV, Ninong Rai, Oliver Austria. At kapag ganun, eh mga wireless earbuds ang gamit ko. Dahil una, hindi pwede ang speakers dahil baka makabulabog tayo ng kapitbahay. At pangalawa, kahit komportable yung headset ko, eh mas komportable pa rin talaga kapag wireless earbuds. Syempre walang nakapatong na leather sa mga tenga natin at hindi rin limitado yung galaw ko dahil nga wireless. At dalawa ang gamit ko dito, Soundpeach H1 para sa PC at Adidas ZNE-01 para naman sa phone. In terms of sound quality, latency at price, Soundpeach ang panalo dito. Pero in terms of looks, portability at fit, eh Adidas ang panalo para sa akin. At lahat ng audio devices ko dito, bukod sa headset at microphone, ay mabibili rin natin sa Digital Walker. At speaking of microphone, eh siguro alam nyo na itong gamit ko ngayon, ang HyperX Quadcast S. Meron na rin kasi akong review para dito, pero in short, pinili ko to dahil presentable sa camera at maganda rin yung sound quality. Para naman sa mga abubot, meron din tayo ditong wireless charger para sa mga earbuds at mga cables for charging and file transfer. Now, siguro napansin nyo rin itong dalawang poste ko dito at itong nasa kanan ay isang light stand from VGym. Solid build quality rin at dito nakalagay yung Godox LED ko na ginagamit ko again sa mga top-down shots at ilaw na rin yan kapag meron akong ka-video call or kung sakali mang maisipan kong mag-livestream sa mga susunod na buwan. Tapos itong nasa kaliwa naman ay ang Elgato Master Mount. At dito kami na-mount yung camera ko, very flexible, solid build, pero hindi nito kayang buhatin yung mga malalaking camera na may malalaking lens. Para lang talaga to sa mga maliliit na camera. At again, if ever na magla-live ako, eh magagamit ko rin yung pagiging flexible nito. At para naman sa PC na gamit ko, meron tayong fractal design na case. Siyempre, black and white din yan. At well, medyo luma na yung mga components ko sa loob at kailangan ko na talaga ng upgrades. Pero ang mamahal pa kasi talaga ng mga parts ngayon, lalo na ng GPU. Actually, iniisip ko nang lumipat at mag-Mac dahil mukhang panalo yung price to performance ratio ng mga Mac ngayon, lalo na pagdating sa mga video editing or productivity apps. So malalaman natin yan next year kung papalarin at makakapag-upgrade, pero sa ngayon, eh kayang-kaya pa namang mag-edit ng 4K videos nitong PC ko. Yung smart LEDs naman ay galing sa Hatsi Enterprise. Kung naghahanap kayo ng mga smart LEDs, highly recommended yan sila. At yung cable management ko ay pwede na. Masaya na akong makita na walang kable sa sahig. At kailangan lang talaga itong mga nakalaylay na kable para mahila ko kapag nag-charge. At meron akong dalawang power strip dito dahil again, bilang isang tech content creator, eh dapat lagi talagang may power strip na malapit sa akin. At para naman sa ating munting shelf, eh meron tayong Divoom Pixel Art Display. Madalas nyo rin tinatanong sa akin yan at sobrang dami nating pwedeng gawin dito. Dito rin nakalagay yung mga props ko sa videos. Portable projector, highly recommended na panoorin nyo rin yung video ko dyan. At syempre yung bunga ng tiwala nyo, ang ating silver play button. Maraming maraming salamat. Next na natin yung gold. At dito naman sa ilalim ay mga box lang ng iba't ibang mga products. At yun na yun, ilalagay ko na lang din yung link ng mga to dyan sa description. At kung meron kayong tanong o suggestions, eh pwedeng-pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Gusto ko rin magpasalamat sa True Vision at Digital Walker dahil sobrang laki ng ambag nila para magkaroon ako ng ganitong kagandang desk setup. Sobrang panalo na nito para sa akin at malayo na talaga kumpara sa setup ko noon. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Again, kung gusto nyong bumuo ng gaming or work from home desk setup, eh una nyong tignan ng True Vision at Digital Walker dahil malamang sa malamang eh meron sila ng mga hinahanap nyo. At kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like. At kung mahilig ka sa phones, mahilig ka sa tech, eh click mo na rin yung subscribe at notification bell dahil marami pa akong i-upload na videos na siguradong makakatulong sa'yo. Again, ako nga pala si Mod. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!